Ang ganda nito si Lynn, ha? Salamat. Tinahi ko yan talaga para sa'yo, Ate Jane. Para sa day ng pagtuwid mo. Sana nga mangyari na yun. Hindi ko alam kung anong gagawin para pagsisihan ni Daddy yung mga ginawa niya sa amin. Ang hirap. Kung paano aabot sa point na hihingi siya ng tawad sa mga ginawa niya sa akin. Sorry, may nasabi ba ako? Baliktad kasi tayo, Ate Jane. Yung daddy mo yung hindi humihingi ng tawad sa'yo. Ako naman. Ako na yung hindi nakahingi ng tawad sa mami ko. May tinatahi akong dress para sa birthday ni mami. Kahit alam ko namang never ko yun mabibigay sa kanya. Dahil itong mga creations mo nga pala, tayo lang ang nakakakita. Pati mga taong may third eye, kaya ni Edward. Alam ko na, dalawin mo siya. Nung pumirma kami ng kontrata bilang staff dito sa Evergreen Mansion, kasama kasi sa agreement na bawal na kaming kumonek sa mga mahal namin sa buhay. Sabi nga ni Mr. Guzman, di porke tumutulong kami sa mga kaluluwa para mag-move on, eh may special privilege na kami. Walang ganun. Hindi ba pwedeng pakiusapan si Mr. Guzman? Yung pagtulong sa mga kaluluwang naghihintay para sa 40th day nila. Tulad mo, Ate Jane. Yun lang ang magagawa namin. Pero hindi na namin kayang magpakita o magparamdam sa mga mahal namin sa buhay. Kaya sisingsisi ako sa nangyari. Kung pwede ko lang mabalik yung nakaraan. Sorry. Buti na lang nakakatulong kami sa iba. Pero, mabigat sa loob ko. Ang bigat sa loob ko, Ate Jane, na iniwan ko si Mommy. Kundi lang, siguro niyaya magtanan ni Bro. Okay, I get it. You're still blaming me. You still think it's my fault. I'm sorry, Bro. Pero pinilit mo ako. Alam mo namang ayaw sa'yo ni Mom. Well, it's not like I physically dragged you to the car. To the ferry. Teka, huwag kayong mag-away. Wala na kayong magagawa. Well, that's what she's saying. That she won't be here if not for me. Bro, huminahon ka. Di ba totoo naman, Bro? Dapat kasama ko pa si Mommy ngayon. Dapat graduating ako ngayon. Pangarap niya yun para sa akin. And what about my dream, Celine? I also gave up my dream to be with you. Teka, teka, teka. Nandito na kayo eh. Ang tanging magagawa niyo na lang patawarin ng isa't isa. Move on na sa unforgiveness, sa unfinished business, sa mga galit, sa issues.